I have a destiny I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. The Lord your God and all the glory.
mga tayo. Shall we take our seat? We all know that this year, we apostolic people, we prophetic people of God, we true Christians of God, we people of Hebrew and people of destiny, we the church, that the hearing of the Spirit is saying to us, we all know that this year is year of great blessings and promotions. Amen? Alam na alam po natin tayong mga tulay na Kristiyano na nakakapakinig sa tinig ng Diyos. Mga tao na nakakapatid sa tunay na kapahayagan ng Panginoon, alam na alam natin na ang taong ito ay taon ng dakilang pagpapala at promosyon. Amen? Amen. Ina naman ang amin ninyo. Lalo humina. Amen. Mahina pa rin. Praise God. Sa purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Pakisabi natin, we are blessed and blessings to the world. We are blessed and blessings to the world. No, we are blessed and blessings to the world. Mga pagpapala sa mundong ibabaw ito. We are blessed and blessings to the world. In the book of Genesis 12:1-3, says, tayo ay mga pinagpala at pagpapala sa buong mundo. Pakisabi, buong mundo. Yan. The Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land that I will show you. I will make you into a great nation. Pakisabi, great nation. And I will bless you, I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Pakisabi, all people, lahat ng tao. Kanino pagpapala si Abraham? Walang tao, walang sumasagot. Kanino pagpapala si Abraham? Sa lahat na tao. No? And all peoples on earth will be blessed through you. All peoples on earth, all nations, all peoples in every nation of the earth will be blessed through you. So kanino pagpapala si Abraham? Sa lahat ng tao. Abraham is a blessing, not just to his family, not just to his nation alone, but to all the peoples of the earth. Ang liwanag mo. Naunawahan mo ba ninyo ako? Sabihin mo mo sa sarili mo, pagpapala ako para sa lahat ng tao. I am a blessing to all the peoples of the earth. Tumatakas mo sa puso ninyo, tumatakas mo sa puso ninyo. Pagpapala ako para sa lahat ng tao. I am a blessing to all the peoples of the earth. Abraham is a blessing, not just for himself, not just for his clan, not just for his nation, but for all the peoples of the earth. God promotes him and makes him great. We are children of God through faith in Christ Jesus. Amen. Tayo ay mga anak ng Diyos, bunga ng ating pananampalataya kay Jesucristo. Lahat ba ng tao anak ng Diyos? No, amen. Sino-sino ang mga anak ng Diyos? Yung mga tumanggap kay Kristo bilang Lord God Savior na kanilang buhay. We are all creation or created by God, but not all are sons and daughters of God. Only those who accepted Jesus Christ, God gave him the authority to become children of God. In the book of John chapter 1 verse 12 says, yet to all who did receive him, Christ,
to those who believe in His name, Christ. No? He gave the right to become children of God. To all who did receive Him, Christ, to those who believe in Him, in His name, Christ, He gave the right to become children of God. Naunawaan mo ba namin? Ang mga anak ng Diyos, ang mga tumanggap kay Christ bilang Lord God Savior na alam mga buhay. Sino dito tumanggap kay Christ? Yes. It's one of us accepted Jesus Christ in our heart as our personal Lord God and Savior. And we became sons and daughters of God. In the book of Galatians 3:26-29 says, "So in Christ Jesus, you are all children of God." In Christ Jesus, we are all children of God. But without Jesus, we are all children of the devil. John 8:44. Your father is a murderer. He tells lies from the beginning because he has no truth in him. Ang inyong mga ama ay siya, ang inyong ama ay siya sa Satanas. Mamamatay tao. Walang, puro kasi sinungalingan, walang katotohanan sa kanya. Kaya ang liwanag ng sinabi ng Galatians 3:26, "So in Christ Jesus, you are all children of God." Yung mga children of God lang, yung nakay Christ Jesus. And we became children of God through religion. Amen. Through binyan, through umbil. Through joining a church. Through water baptism. Through other rituals. We became children of God through faith. Ephesians 2:8-9. "For by grace you have been saved through faith, and this is not of yours, so that no one should boast. This is a free gift from God." Kayo ay naligtas bunga ng inyong pananampalataya, hindi kagagawan ninyo. Upang walang sino mang magmalaki sa inyo, ito ay regalo, biyaya lamang ng Diyos. We are all children of God through faith, not through religion, not through or by religion, by joining a religion, by joining a church, by being a member of the church, by undergo rituals and catechism, etc. Naunawaan mo ba ninyo ako? Kasi yung mga tao, para sila maging anak daw ng Diyos, pumalik na sumasok ng langit, kinakailangan nila ng pitong sakramento, kailangan ng binyag, umpil, penitensya, kinakailangan magpa-doktrina ka, kinakailangan magpa-undergo ka ng ritual nila, kinakailangan magpatato ka, kinakailangan magpakalbo ka at magpalagay ka rito ng mga paso ng sigarilyo sa ulo. Mga monk, you know, religions, no? Have different requirements in order for their members to be saved. But the Bible clearly teaches that we became children of God, we become children of God through faith in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ, this is not water baptism. Baptized into Christ means, no? Being one in Christ, being united in Christ. There's no word water in that verse. Walang tubig na sinasabi niyan. Kayo'y nabaptismuhan kay Kristo. Kayo'y nakiglaging kaisa ni Kristo. Kayo'y nakasama ni Kristo. No? Kaya ang unang baptism na dapat natin tanggapin, yung tayo maging kaisa ni Kristo. The first baptism that we have, that we must receive, is by joining Christ, to have union with Christ. And another one is water baptism. And the third one is the Holy Spirit baptism.
wherein speaking it in tongues is the initial evidence. Ang unang bautismo na dapat ating tanggapin, yung mapasama ka sa katawan ni Kristo, maging kaisa ka niya. Pangalawa, yung ikaw ay ilubog sa tubig. Pangatlo, yung ikaw ay bautismuhan sa Banal na Espiritu at pagsasalita ka na yung matibang ikaw. Anong sabi ganun? So, in Christ Jesus, you are children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ, have clothed yourself with Christ. Dinamit na sa inyo si Kristo. Kaya meron tayong kanta, di ba? Nakikita ko sa iyong mga mata. Ang I can see in you the glory of my King. Yan. Nakikita ko sa mga kaluwalhatian ng Diyos. Kanina daw, sa mga brothers and sisters natin. We are seeing the glory of God in our brothers and sisters. I can see in you the glory of my King. Yeah, verse 28 and 29. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Kaya pagdarating ka rito, kasambahay ka, kasama mo, amo mo. Pagdating mo sa church, hindi boss, hindi ma'am, brothers and sisters yan. For we are one in Christ. Amen. If you will attend, no. You are under your master. But in the church, you will not call him master. You will call him brother. Or if he is a girl, you will call him sister. Nakunawaan mo ba natin? Kaya, there's no discrimination. There's no favoritism. We are all one in Christ Jesus. Lahat tayo iisa kay Kristo. Magkakapatid tayo kay Kristo. Kaya nga tawagin natin yung mga asawa natin, brother husband. Sister husband. Ah, sister wife pala. E tao mahal pa rito. Ganyan yun. Amen po ba? Pero yung mga nanay at mga tatay natin, mga brother and sister in Christ din natin yan. Pero, wag mo ito mga sister o brother. Kaya sabi nga ng isang nanay, tatay, ayoko mamuno naging... Kasi pag umutin ako sa church ninyo, brother mo na lang ako eh. Tatay mo pa rin siya, kaya lang, brother mo siya in Christ. Amen. E tao mo mo pa rito. Ganun po yun. We will respect every person according to his title, according to his position. But we are all one in Christ. Equal in Christ. We are all brothers and sisters in Christ. Amen. There's no black, there's no white, there's no red, and there's no yellow. Amen? We are all one in Christ. Alam mo, when I attended an awarding ceremony, I saw many stars that time. And I saw Marian Rivera. Si Marian Rivera, pakiang-pakiha. Hindi marunong mag-English. Pero pag nakita mo si Marian Rivera, kagandang babae, parang manika, grabe. I saw Marian Rivera. She can speak English fluently. But when I saw her, she's so beautiful, like a doll. Napakaganda ng babae. Kulay dilaw ang kutis niya. Yellowish. With yellowish skin or complexion. Because she has a Spanish blood. Meron kasi siya dugong Espanyol.
Pero bakya niya magkayayon. Di marunong magtaga, mag-English, tag-English. Maka mas magaling ka pa. Pero pag nakita ang personal, grabe ng grabe, ganda. Parang panika. May tama pa ho ba rito? So, I mean, in Christ, we are all one. Amen? Pantay-pantay tayo dito. Amin mo ba? Amen. Palampakan natin ang Panginoon. Kaya dapat, dahil pantay-pantay tayo, magmahalan, maggalangan tayo. Amen. Huwag tayong nahihiya kahit na sino ka pa. Pare-parehas lang tayo dito. Amen? Mayaman o mahirap, pare-parehas lang tayo. Kinakain mo man ay sinandome o wagwag o jasmine rice. We're all just the same. If you are eating jasmine rice, dinurado rice, sinandoming rice, or you are not eating rice, we are all one in Christ. Amen? Palampakan natin si Lord. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female. For you are all one in Christ Jesus. Kaya dahil tayo ay iisa. Amen. Pag nasaktan yung isa, nasasaktan tayong lahat. Amen. So huwag tayong mag-atakihan, huwag tayong magsiraan. Siniraan mo ko, siniraan kita. Dinibate natin na kita ng Jesus Fellowship. Sinong nanalo? Siniraan kita. Siniraan mo ko. Winasak natin ang Kingdom of Jesus Fellowship. Sino nanalo? If we will attack me and I will attack you and we will divide the Kingdom of Jesus Fellowship, who will win? Ano yun ang gusto ng Diablo? Amen? Wasakin tayo, sirayin tayo. Kaya somebody texted me 3 times early in the morning. I was still sleeping. At nang ako'y nagkaroon ng pagkakataon, when I found a chance to call in her, I said to her, I love you. And I love your family so much. If you're cousin, join the KOJM. Allow him. Amen. If your cousin wants to give her life fully to the Lord, allow her. It's not my mistake. It's not my fault. I never invite her in our house. Amen? She wants to be a part of my handsome family. So what is my mistake? Ano ang pagkakamali ko na hinahamon niya yung mga damit niya at ayaw na niya mamuwi at tanggap na sa akin? Eh, hindi ko na mo inimbitahan niya. Nakalang lang sa pangalang ng Thanksgiving Day yan at dito umuwi. Nalangan naman itabi ko. Eh baka kung saan mapapunta yan. Kaya aga-aga nagtitext. Sabi ko, pabaya, na siya. Buhay naman kaya yan eh. Ang isipin mo, sarili mo. Ikaw kailan ka papalitil mo? Sabi ko sa kanya. Natawa siya. Sabi niya. Ito ang mahuwa rito. Pag may umalis sa iyo, Jeff, nagagalit sa akin. Pag may nagpupunta sa akin, nagagalit pa rin sila sa akin. Ako ang nasisisi, ako ang nasisisi, ako ang laging namapagalita. Pagising sa umaga. Kasi, pag may namamala, hinahanap sa akin. Pag may namamali, pag may namamala, nagagalit sa akin. Pag may namamala, may namamali mo, nagbibigay ng buhay, nagagalit pa rin sa akin. Eh, saan mo ako ilalala? Pag wala kang pera, galit sa akin. Pag may pera, galit pa rin sa akin. Eh, saan mo ako ilalagay? Kaya ako mahumar dito. Kaya parehas kami ng team ni Pinoy. Si Pinoy din, sabi niya, when I became president, my hair, sabi niya, my head is not like this. But you know, I'm losing so much hair, sabi niya. When I became the president of the Philippine Islands,
Kaya he seems to be also, ako ang nasisisi, ako ang nasisisi. It means you are blaming me. Everybody is blaming me. If I will commit mistake, then they will blame me. If I will do good, they will also blame me. Katawa ko mo, pero aga-aga, tatlong tesyo tinanggap na, gising ako. Sabi ko, magyari mo siya. Eh gusto niya sumama sa maganda lalaki. Ito ang mga rito. Turo mo ngayon sa harap, sabihin mo talaga na mga magandang lalaki. Yung iba naiyak pa sabi. Ito ang mga rito. Amen. Ano sabi dito? There is neither may, male and female, for you alone, you are all one in Christ Jesus. Verse 29. This is the emphasis. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs and heirs according to the promise. Did I pronounce it correctly? So, ano ba yung nagtukurik sa akin dito? Ears. Ears. Yeah. If you belong to Christ, then you're Abraham's seed. Isa niya kasi ako eh. Yung isa, may nagtatanggap doon eh. Itsa, sabi niya. Itsa. Sakay na kayo, itsa. Isaya kasi. If you belong to Christ, then you're Abraham's seed. Ears according to the promise. Yan. Kung kayo ay na kay Kristo, kayo ay mga binhi ni Abraham at tagapagmana. Pakisabi tagapagmana. Ayon sa kanyang pangako. Tagapagmana ng ano? Balikan natin yung Genesis 12:1-3. Balikan natin siya. Genesis 12:1-3. The Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation. I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. God will promote us, whether we like it or not. Whether we believe it or not, God will promote us. God will bless us and cause us to become blessing. Verse 3. Firstly, and all peoples on earth will be blessed through you. And all peoples on earth will be blessed through you. You know, I am a blessing to the world. I am here in the Philippine Island preaching the gospel of Christ. But through the internet, I reach Africa. Through the internet, I reach America. Through the internet, I reach Japan, I reach Canada, and I am reaching Australia. Through the internet, amen. I am a blessing to the world. Somebody in Africa made a call to us. He is watching in our program. You see? Somebody in a far country emailed me watching our program through the internet. You see? Pagpapala ko sa buong mundo sapagat hindi lamang sa Pilipinas ako napapakinggan ako sa buong mundo. Amen? Iba-ibang uri ng tao nakakapakinig sa akin. Isipin mo. Kung Pilipino siya, maintindihan niya kung Tagalog ang preaching ko. Kung siya'y taga-ibang bansa, maintindihan niya kung kasi English din ang preaching ko. If he is a Filipino, he will understand me. But because I am preaching in Filipino. And at the same time, if they are foreigner, they will also understand me because I also preaching in English. Though my
nation, my accent is different from their nation and accent. Still, I am preaching in English. Do you know that British English have different diction from American English? Not all English are the same. In other country, they call it elevator. But in other country, they call it lift. You see? In other country, they call it apartment. But in other country, they call it flat. You see? Sa ibang bansa, ang tawag nila apartment. Sa ibang bansa, ang tawag nila flat. Sa ibang bansa, ang tawag nila elevator. Sa ibang bansa, ang tawag nila lift. Magkaiba. Sa iba, they pronounce it Monday. But in other nations, they call it, they pronounce it Monday. Yes. May tao pa ako pa rito. But the same meaning, and all peoples of earth will be blessed through you. Kaya gusto ko sabihin sa lahat. Kaya nga lalabas na ibang bansa kasi misyonero ka. Hahakutin mo ang mga pagpapala nila para sa pamilya mo. At hahakutin mo ang pagpapala nila para sa buong lahat ang lingkod na sa tanging gamot ni Jesus na lingkod. At gagawin natin ito para iligtas ang mga mundo na napakabilis. You are a shepherd to all the people in that ship. You are a shepherd to all the people in that airline where you are working. You are a shepherd in that nation where the Lord will send you. Ikaw ay magiging pastol-pastor sa mga kasama mo sa pisina, sa trabaho, sa negosyo, sa mga classmate mo. Ikaw ay magiging pastol sa mga kasama mo sa barko, kasama mo sa eroplano. Sa kaman ipapadala ng Diyos, ikaw ang pastor nila. Itama pa mo pa rito. May tao pa mo ba rito? At pag tinanggay mo na pastor ka, pagpapalangay ka na Diyos, ibubusan niya sa masagana at pagpapala sa iyo. Ipopromote ka ng Panginoon na ako at ililigtas mo ko silang lahat magiging pagpapala ka sa kanila. If you will accept your calling, your mandate, that you are a shepherd to your office mates, to your classmates, then the Lord will bless you abundantly, will promote you, will give you high position, and you will become a blessing to them. You will save them and you will lead them to eternal life in heaven. Amen? Palakpakan natin si Lord. And all peoples on earth will be blessed through you. You see, we're glad because this is the time of great harvest of souls. Not just by radio, not just by television, not just by printed materials, but by through the internet. Isipin mo. Tayo ay ginagamit ng Diyos para iligtas ang mga tao, hindi lamang sa ating radio, television, kundi sa pamamagitan ng internet. Isipin mo. Magastos ang evangelism sa totoo lang. Pero ito ang panahon na bumubuhos ang masagana ng pamana. Huwag niyong kalilimutan ito. This year, God will give you a new heart. Believe me. New heart. New house. New job. Great job. New great business. Your ranking in your school will increase. I tell you, this year. You will receive money that you have never been receiving. You will be promoted. Promotion that you have never experienced before. Mahahawa ka ng salami na hindi mo patahawakan sa panang buhay. Ibibless, ipopromote ka ng Diyos sa isang promotion na hindi mo pa inaasahan sa buhay. And this year is a traveling year. Yes.
Itong panahon that you will go from one place to another, one nation to another, one country to another, because this is the year of blessings and promotion. Tinanong ko si Pastor Michael at si Pastor Rabaki through the cellphone. Pastor Michael, Pastor Rabaki, humina ba ang ikti mo? Humina ba ang kanyang gibon na makasakay? Tumaas pa ang uri ng mamumuhay niyo? Opo. Kung gayon, sabihin mo sa lahat na maka-attending natin na nasa sinasakop, na nasa ilalim mo, huwag matakot magbigay ng best fruits. Dahil kahit kailan ang sumusunod sa Diyos, nagbibigay ng tithes at ng offering ng first fruits, ay hindi bumabagsak ang kabuhayan. Bagusay tinataas mo ng Diyos ang kabuhayan. Yung mga dating nangawala pagsamantala, bumalik kayo. Pagbalik nyo, naghirap ba ang kingdom of Jesus Christ? Magsalita po kayo. Nakita ba ninyo na nagutom ba ang talagang Jesus Christ? Naghina ba ito? Pagbalik nyo, nasak na kayo eh. Ay, mga speaker. Nasak na kayo eh. Umaglase na. Lalo mo nga mo si pastor. Bagamat, dakas ng konti, pero lalo mo nga. Ito ang pangunod rito. Come on, check yourself. The Almighty became become greater and greater. And we are becoming wealthier and wealthier, right? So don't be afraid to give your tithes, offerings, and first fruits, because this year, God will pour out so much blessing that you have never experienced before. Huwag mong tingnan yung binibigay mo! Dahil sa binibigay mo, saan ka nilakas ang Lord! Kahina naman ang malakas din. Di ba dulo? How much you are giving to God? And that is your passes to great blessings from the Lord. Amen. You shall be blessed. Eh, pagbakit mo tayo pagpapala mo? Eh, yung verses mo, inutay mo rin eh. Nakatiutay-utay pagpapala ko ng nakaraang taon. Tinutay-utay mo rin yung persons mo eh. Tinutay-utay din yung pagpapala ko. Parang bumbay. Point. 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 Eh, natay-utay mo rin eh. May tao pa ho po dito. The anointing of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit will increase and increase. And the level of our pamumuhay, of our living, of our lifestyle, will increase. Kaya huwag kang lalayo sa main church. Huwag kang aalis dito. Dito ka pinapakpala ng Diyos eh. Dito sa lugar na ito, pupunta ka ng mundo. Tapos minsan ka nila nga ate, pag naisip mo. Itawag ako mo rito. Eh, ang dami ng mga magagandang bahay niya pag napupunta ng mundo. Diyan sa Manhattan Garden sa bangon, daming bahay niya pupunta ka ng mundo. Hindi namin kaya yan. Hindi mo kaya yan, pero kaya lang niya siya. Be it up to you. According to your faith. Amen? Itawag ako mo rito. Ilan mo si Abraham na umalis ng Kanaan? Isa. Ikaw na karami si Abraham ngayon. Hindi na po Israel, lahat ang anak ng Diyos, anak ni Abraham. Abraham was only one when he departed, no? Mesopotamia. Later on become Babylon. And now Iraq. And Abraham became a great nation, and that is Israel. And all Christians are sons and daughters of God. May tao pa mo rito. Kaya alam mo, katabi mo, huwag natin pairali mo tampo. At sabihin mo sa katabi mo, huwag mo utangin yung persons mo. Ito po walang biro. Tingnan niyo yung pamumuhay mo.
nakalipas at saka kayo, naghirap pa kayo. Eh kahit na pala ang trabaho, may kinakahit eh. Napakabuti ng Diyos. Kahit na pala ang negosyo, may kinakahit eh, hindi kami nababayaan ng Diyos eh. Humina ba yung anointing ng Panginoon? Eh sabi nga ng mga kapatira natin sa Outreach, gawin nyo rin kasi ito. Hindi porke nasa Metro Manila kayo, hindi na kayo umahayo. Eh mga nasa probinsya, hayo ng hayo yan eh. Tumawag sa akin, mantay. Dahil yung pastor. Naghihigal na ako, mamamatay na. Ayoko po ipag-pray, natatakot ako, bakit hindi ko mali. Pero pinag-pray ko pa rin po. Abay, nabuhay! Sabi niya, amen po ba? Tama pala yung sinasabi ninyo na yung kapangyarihan ng Diyos na sumasa inyo ay sumasa amin din! Ano sabi niya? I am afraid to pray for the dying person. She might not get healed. But when I pray for her, God raising up her up. God healed her. I was shocked, she said. Truly, the power that is in you is also in us. And that is called the corporate anointing. May tao pa ho ba nito? Ito yung napakabuti ng Diyos ka. Dapat ang tayo nito, sungihipin nyo. Ang Kingdom of Jesus Fellowship man, nanghina. Humina ba anointing nito? Nahirap ba ito? Bumagsak ba ang kabuhayan nito? Bumagsak ba ang mga gamit nito? Sungihipin nyo. Kung hindi naman nangyari yun, eh huwag nyo paniwalain ang sarili ninyo sa mali. Pangalawa, ang buhay ninyo bumagsak ba? Kung hindi naman, umangat nga kayo, eh bakit natatakot ka magbigay ng tithes, ng offerings, ng first fruits, bigil ka ng bigil sa asawa mo, ano yan ang minimeter mo, para sa akin naman niya. Sabihin mo sa asawa mo, lakihan mo ang minimeterin mo. Dahil dyan tayo pinapagpala ng Panginoon. Amen? And this is a good story. A girl gave her first fruits to the Lord. And she prayed for her husband to get born again. But her husband became worse. Her husband left their house. What happened to her first fruit in giving her first fruit? Nilimot pa siya ng Diyos. Itawa pa mo ba rito? Binigay niya first fruit niya. Pinapag-pray niya asama niya na maborn again. Eh, lahat na bang umalis sa katila? Ng babae, ng daging panginino, iniwanan sila. But miraculously, one day, her husband returned to their house. And not only that, became committed to the Lord. Because she gave her first fruit. Kaya, pag nagbigay kayo ng tithes, ng offering, ng first fruits, bakit ganun? Parang walang dumarating na pera, nawawala ng trabaho, nawawala ng negosyo, nag-aaral ng maraming problema, bakit ganun? Ayaw ka ng mag-tithes, ayaw ka ng mag-offering, ayaw ka ng mag-first fruits, ituloy mo pa rin! Dahil pagkatapos ng dilim, ay sisilay ang liwanag. As you give your tithes, your offering, your first fruits to the Lord, as you commit your life to the Lord, the devil will attack you. And you will ask your God, what is happening? Oh, I am committed to you, and yet, the devil is attacking me. But all of a sudden, the glory of the Lord will appear, and will strike the devil. Amen? And will give you victory. Tao pa ba humababa rito? Kaya huwag mo nang balakin pa, utahangin natin yung tithes, utahangin natin yung offering, utahangin natin yung first fruits, hati-hatiin natin ito. Huwag nyo, tayain mo sa sarili ninyo.
Diyan tuwa-tuwa si Satan eh. Yung nangangarap nyo sa matinding pagpapala, hindi dumarating sa'yo. Yung nangangarap nyo sa matinding promosyon, hindi dumarating sa'yo. Yan ang gusto ng Diyano. Kaya nga meron ng demon possess eh. Lahat ng parang kinasarap niya, come out in Jesus' name. Binasahan niya ng Word of God. 1 John 4:4, greater is he that is in me than you that is in the world. Wala pa rin nangyari. Sabi niya, sister, kung di may offering pa, mag-take tayo ng persons. Tabak ba yung demonyo? Ayaw mag-offering eh. You see? The devil, a demon possessed a person. Somebody cast up the devil. Nothing happens. No. He read the word of the Lord again and again to the demon. Nothing happens. What he did, take an offering bag. Sabi sa demon, give your first fruits. And the demon ran away. You see? Can you believe it? Gusto niyo ba umalis sa mga demon sa katawan ninyo? Kaya ibigay niyo guys, offering sa first fruits ninyo. And yung maalis ko siya. Ito ang mga ko rito. Alam ka ba namin ang handball na. So, that I will make you great, Jesus, that God said to Abraham, I will bless you, and you will become a blessing for all the peoples of the earth. These things is also for us. Because we are Abraham's seed. According to the promise, we are heirs of Abraham. We are tayo mga tagapagmana. At ito ba napakaganda? Yan. Verse 3, tingnan nyo. I will bless those who bless you. Sige. Pag may nagmala sa'yo, pagpapalain na, Panginoon. And whoever curses you, I will curse. Pag pinagpala ka, pagpapalain din ng Diyos. Pag sinumpa ka, susumpain ng Diyos. Hindi ka masusumpa, siya ang susumpain ng Diyos. If somebody will bless you, then the Lord will bless him too. If somebody will curse you, you cannot be cursed. And that person will be cursed by God. Naunawaan niyo ako. Pag may nagpala sa iyo, pagpapalain na, Diyos. Pag may sumumpa sa iyo, susumpain na, Diyos. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Naunawaan niyo. Dito na po ako magpapakas. Pag sinabi ko dito ako dito lang ang bawakas, may isang oras na lang yan. Ang pagpapala ni Abraham ay pagpapala rin natin. The blessings for Abraham is also blessings for us. Because we are seed of Abraham and heirs according to the promise. Ano ba? Nakalawakan din ako? Eh, lalo nga kung full-time ka eh. Lalo ka magpapalain ng Panginoon. Amen? Kasi pag full-time ka, binigay mo hindi kotse, hindi bahay, hindi buhay, binigay mo eh. Hindi mas lalo ka magpapalain ng Diyos. Amen! Ayaw ka mag-full-time? Hindi ako mapapagpala. Ali? Kotse binigay ni brother, si sister William. No, sila wala, binigay niya. House and land. Ikaw, buhay binigay mo eh. Mas lalo ang magpapalain ng Diyos. Buhay binigay mo. Kinuwin mo ang buhay mo sa Panginoon. Iniwanan mo lahat para sa Lord. In-offer mo ang talento mo para sa Lord. Then the Lord will bless you. More than that. If you give your life to the Lord fully, if you enter the full-time ministry, then the Lord will bless you more than others. Because you are giving your life not just money, not just possess you, but you are giving your life. Amen. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Kaya yung mga tinatawag sa full-time ministry,
Yung mga dati pupuntay, bumalik. Kung hindi man bigla niya pagpupuntay, dahan-dahanin lang. Bukas na ang mga gawain natin. Kahit may mga bagong tumutugtog, sumama ka pa rin. Kahit may mga bagong umaamin, sumama ka pa rin. Kahit may mga bagong sumasayang, sumama pa rin. Amen! Pagsamahin natin ang lumang tao. Matanda talaga. Matanda at mata, pagsamahin natin. Amen! Basta pagkaisin lang, magandang naharap mo ng sigaan, magmahanan lang. Wala mo lang magaling, magpapapala. Magtulungan, magkaisa. Amen po ba? Walang magaling, walang sigaan. Kung ano yung may contribute mo. Contribute your talent. Offer your talent to God. Be a part of the ministry. Join the ministry. Tao po ba? Sa palakpakan natin si Lord sa Diyos. God will also promote us and make us great. We cannot be cursed. Those who bless us will be blessed. And those who curses us will also be cursed. Numbers 23, verse 7 to 10. Then Balaam spoke his message. Balak brought me from Aram. Balak is a king who gave Balaam handsome reward. Si Balaam ay isang hari na binigyan si Prophet Balaam at napakagandang regalo. Sabi niya, sumpay ko Israel. Kasi lahat ng sinusumpa ko, susumpay. King Balak said to Balaam, curse Israel. Because every person that you will curse will be cursed, sabi niya. Then Balaam spoke his message. Balaam brought me from Aram. The king of Moab from the eastern mountains. Come, he said, curse Jacob for me or Israel. Come, denounce Israel. Israel and Jacob, the same person, the same nation. Verse 8, how can I curse those whom God has not cursed? How can I denounce those whom the Lord has not denounced? Tuloy natin. From the rocky peaks, I see them. From the heights, I view them. I see a people who live apart and do not consider themselves one of the nations. Who can count the dust of Jacob or number even a fourth of Israel? Let me die the death of the righteous, and may my final end be like those. Ano sabi ni Balaam? Paano ko silang susumpain? Hindi naman sila sinumpa ng Diyos. Ang totoo nga, ang pangarap ko eh, makasama nila at mamatay kasama nila. You see? Binabayaran ni Balaam at namalaking pagpalaking reward si Balaam, Prophet Balaam, para sumpain Israel. Balaam gave handsome gift to Prophet Balaam to curse Israel. But he said, I cannot curse them. I cannot denounce them. They are blessed by God. In fact, I want to join them in their destiny. And not just to be with them, but even to their destiny, I want to join them. Nagtawa pa mo ba ito? Ituloy natin ang pagbasa, verse 19 to 21. God is not a human that he should lie. Not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? I have received a command to bless. He has blessed and I cannot change it. 21. No misfortune is seen in Jacob. No misery observed in Israel. The Lord their God is with them. The shout of the king is among them. The shout of the king means the grace of our God is in them, is in their mouth. No misfortune
no misery. In Israel. Observe in Israel. The Lord our God is with them. The praise for the king is in their land. May tao pa ba rito? Kaya kung sinabi palakakan, si Lord palakakan yung sinabi, tanong-tanong kayo. Pag sinabi sa ikaw ng hallelujah, hallelujah, sinabi taas ang kamay nyo, ito, ito din yung ito, ito din ninyo. Kasi ang nagnasa inyo yan, you cannot be cursed. Dahil yun ito kung tayo. Clap your hands. Jump, shout hallelujah. Give the best praise to Jesus. Lift up your buttons to Jesus. As you do all these things, you cannot be cursed. You will be blessed by God among the dead. May tao pa ho ba rito? Nakunumahalin niyo ako? Pinagbala na niyo sa Israel, pinapasumpa ni Haring Bala. Sabi na pala, hindi pwede. Paano kung susumpayin yung mga tao na pinagbala na niyo siya eh? Sayang mo sa gusto ang mga tao iyan. Lalaki negosyo niya. Lalaki business niya. Nakakapagabor niya sa sakay ng barko na eroplano niya. Kikita ang sisi ka talaga niya, yaman talaga niya, nakanda talaga ang buhay niya sa ayaw sa gusto. Kasi nagmumuri sa Diyos siya eh. Amen! Those who are praising and worshiping the Lord, truly, surely, definitely, absolutely, without a doubt, God bless them. Kaya mag-presyon mo siya, bigay niyo the best niyo sa Panginoon. Tumalakbak, tumalun, sumayak. Pag sinabi, mag-special number ka, mag-special number ka. Ipag-aakit mo yung talento mo sa Panginoon. Pag-aakit mo ang buhay mo sa Panginoon. Hanggang binibigay mo ang buhay mo sa Diyos, no poverty will come to you. No misery will come to you. No misfortune will come to you as you are giving your life to Jesus. Naunawaan ninyo ako. Eh, mabarang silang susumpayin mga pinagpala ng Diyos yan. Kahit bayaran mo ako ng malaking halaga, bigyan mo ako ng trip ng aking tanaw sa Apatungan Mansion. Tama, hindi ko pwede sumpayin yung mga tao. Nakikinig pa ko ba tayo? Naunawaan niyo ako? Kung mali ang treatment sa'yo ng asawa mo, iba ang treatment sa'yo ng Diyos. Tandaan, iba yung asawa mo sa Diyos. Iba ang anak mo, magulang mo, kapatid mo sa Diyos. Kung anak mo lumalaban sa'yo, iba sa'yo ang Diyos. Huwag mong magdaman ng Diyos. Kung inaway ka ng kapitbahay mo, nagtaksin lang ka ng kaibigan mo, eh, nang-friend ka, nang-friend mo, huwag mong idaman ng Diyos. If somebody mistreated you, even your own member of your family mistreated you, it's not God. God is different from anybody. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sa katabi mo, God loves you. Say it to the person beside you, God loves you. And God loves you so much. You see? Huwag mong isipin, wala lang ang bayad na tuition fee. Walang ganito, walang ganyan. Huwag mong sabihin yan, meron ka. Amen. God will provide. Don't say that, I have no this, I have no that. You know, if you need it, God will provide. Philippians 4:19 says, I will supply all your needs. According to my overflowing riches, in glory in heaven through Christ Jesus our Lord. Ako sabihin, waray God, waray. Ako sabihin, sabihin mo may ada. Ako sabihin, awani. Amen po ba? Next verse. Yeah. So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. What are you, mighty mountain? Before Zerubbabel,
you will become a level ground. Then he will bring out the capstone to shouts of it. To shouts of glad God bless it, God bless it. Is it Zerubbabel kasi? Inaharangan sa pagbibuild ng temple si Zerubbabel. No. Zerubbabel is building a temple. And they are obstructing Zerubbabel. And Zerubbabel wants to give up. Nakikinig pa po ba tayo? Si Zerubbabel, gusto tumigil. Kasi ina-atake. Sa pagkatayo ngayon ng templo. Pero anong sabi ng Panginoon, tumabrapa si Karaya? Si Zerubbabel, huwag kang tumigil. Gaya naman kalaki ang bundok ng problema sa harap mo, papatayin nyo siya. Gaano makatindi ang kasalanan mo, mapatawaran ng Diyos siya? Gaano makatindi ang sakit mo, magagalingan ng Diyos siya? Gaano makalaki ang problema mo, lulutasin ng Diyos siya? Palakpakan natin kayo. What are you mighty mountain before Zerubbabel? You will become level ground. No matter how great your sins are, you will be forgiven. No matter how great your sicknesses are, you will be healed. No matter how great your problems are, the God of heaven will give you victory. For it's not by our might or by our power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Ang sabi ng Panginoon, tingin sa akin, hindi ikaw maglulutas ng problema ngayon ako. Di ba minsan kung maharap ka sa problema, hindi mo kaya, di ba? Hindi natin kaya. And many times you're facing problem, we do not know how to solve it, and we want to give up. Then the Holy Spirit will speak a word to us. Don't give up. I will be the one to solve it. It's not by your might or by your power. Akong bahala sa tuition fee mo. Akong bahala sa tuition fee ng mga anak mo. Akong bahala sa mga problema pagsubok laban ng buhay mo. Akong problema, akong bahala sa mga nakaawi sa'yo. Mga nakapapis ang tarapin sa'yo. Lahat ng mga isipin mo, mga gabi, hindi ka makatulog, hindi ka makakain, hindi tigyayon ka na. Ako ng bahala na. Please leave all your cares to me, says God. Because I care for you. 1 Peter 5:7. Just leave it to me. Have a sound sleep. Worry not. Have a worry-free life. I will be the one to show you. Alam mo, minsan ata, hindi lang problema sa sarili mo, hindi lang problema sa pamilya mo, problema sa church kung magkamit siya. Sabay-sabay, hindi ko alam kung paano lulutasin. Pero salamat sa Diyos, lagi na lumutas. Amen? At hindi ako lumilang lumutas. Amen? Si Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Many times I face problem for myself, for my family, and also for this church. And I'm glad Jesus is helping me. I am not the one solving the problem, but it's Jesus. Amen? Sabihin mo, say it, Christ is the answer. Yes, He is the answer. Every problem will be solved because Christ is the answer. Minsan kahit tanong paliwanag mo, hindi ka pakikinggan. Diba? Nasubukan mo nang magpaliwanag at ayaw pakinggan. Pero bahala ka sa'yo. Pagsabihan mo niya lang po, sasaktan naman ang anak mo kasi malaki na. Yung anak mo, nung maliit pa, nabibitbit mo eh. Nung malaki na, ikaw ang binibitbit eh. Binabaliwag ka. If your kids are just small, you can breed them. No? In every place where you want to breed them. But as they grow old, as they grow old. They will throw you. You see?
Sino ba yung matatama? Ang alam niyo ba, ang aminin ko sa inyo, alam niyo ba sa pulpito lang ako matatama? Dito ka na kayo, binubuhos lahat ang tama ko eh. Hindi totoo, tama-tama tayo. Kasi pagbaba ka dito, mas matatama ka natin at mga leader. Iwanan ka namin! Mawawalan ka ng leader! Iwanan ka namin! Tayo tara ko dito! Biglang lukot ko talaga. Ganun ba? Kaysa ka pumunta kayo sa bahay, hindi ako sigal. Story, 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 story. Jak-jak lang. Wala, hindi ako sika. Akala nyo lang sika ako. Kaya magaling ko ng pulpito, bumabafi ako dito, ako matapak. Sige, walang makakasagot kayo. Pero magbabawa ng pulpito ko, ayan. Iteng na mag-iteng na. Sika dito, nasa hindi na sika dito. Atay ka na. Atay, kaya pagkatapos ang preaching ko, sobrang tama. Ready na ako yan, para maamot ko pa na ako. Ano yun, leader? Ano yun, attendee? Ano yun, ano ang mahal sa mahal? Ano? Tapos ay katapangan ko sa likuran ng pulpito yun eh. Kaya pagpatama ako sa likuran ng pulpito, pagbigyan niya ako. Sige nila ka nagiging matama. Yung iba nagiging matama ko lang, pag-uminom ng alak. Pag nawala ang alak ko sa katawan niya, sabi ka, ano yan, sweetheart? Pero pag nakainom ng alak niya, bato! Bato! Bato, ano yan, yung nailom ko yun. Laman, laman! If somebody is in the spirit of a leader or a wife, so strong, so bold, so courageous, but after the spirit of liquor is God. Sweetheart? Hey, sweetheart! Kaya pagpasensyahan nyo na, patawarin nyo na ako, pagbigyan nyo na ako. Pagpatama ako sa liquoran ng mga dito, pagbigyan nyo na. Sabihin nyo, eh, pagkakataon ni Pastor ko. Kasi pagbabahala naman niya, yung mga leader naman yung matapag, yung mga dende naman matatapag ka. Parang ka, matatapag na naman yan. Itama ko ba rito? Kaya, ganyan. Hapa pa natin o tama na yun. So it means, brethren, as long as we are in Jesus, our blessings and promotions will continue. Amen. Verse 8 and 9. Then the word of the Lord came to me. The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this temple. Si Zerubbabel ang nagtayo ng templo. At ang sabi ng Panginoon, tatapusin niya. Tatapusin niya. Then you will know that the Lord Almighty has sent me to you. Ito ang pahuparito. Maraming hadlaan kay Zerubbabel. Pero natapos sa Zerubbabel ang pinakagawa ng Diyos. Truly, obstacles will come. Obstructions will come. But you will finish and you will complete your work in the Lord. Your calling, your mandate that you have received from the Lord. Amen. May tawa pa ako rito. Hindi ka magbabakslide. Hindi ka alis, hindi ka lalayo. Maring magsamantala, naghina ka na wala ka, naligaw ka, nalilis ka. Pero babalik ako rin. Amen. Kasasabihin mong Panginoon, I was knocked down. Truly, but not knocked out. I was knocked down, but not knocked out. The battle is not over. Yeah, it's not yet over. Amen! I will finish it. Hallelujah! Woo! Oh, personal na lang wala ako sa Praise and Worship Ministry, papalik ako. Hindi lang sa Praise and Worship Ministry, magpapasak ako. Amen? Amen, sa kaya malang makalagi sa mga. Oh, naghina ng lamig ako!
kanilang kaya ng dati, sobra pa sa dati. That song was written by a pastor and sung by Gary Valencia. But that song is intended for Max Linder. Gamitin ako kaya ng dati. I want to close this message. He who began a good work in you will bring it to completion. Ang sinimulan ng Diyos sa buhay mo, tatapusin niya. Tuloy-tuloy ang pagaling ninyo! Tuloy-tuloy ang pagyaman ninyo! Tuloy-tuloy ang katagumpay ninyo! At pag-anap ng rambo ng raging ninyo! Makakatapos kayo ng mag-aaral. Tuloy-tuloy ang pagaling ninyo sa Panginoon. You will be healed continually. You will be blessed and be promoted by God continually. You will finish your study, your course. God will give you high ranking, high position. Because the Lord who began the good work in you will bring it to completion. Amen. 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 Shall we arise? Yeah.
sing this song, receive God's forgiveness. Yes, you are assured of eternal life in heaven. You are now child of God. Receive your healing and miracle now. Receive your deliverance, your success victory. Thank you, Lord, for this wonderful message. I am a blessing. I am not a curse.
And I cannot be cursed. I am a blessing. I am a blessing to the world. Thank you for the healing, Lord. Thank you for the miracle. Sige po, pasalamatan niyo, Diyos. Salamat, Panginoon. Hindi ako sinumpa. Hindi ako masusumpa. Pinagpapala ako. Pagpapala ako. Pagpapala ako. Pagpapala ako. At patuloy niyo pagpapalain ang iglesia ito. Huwag niyo lang isupply ang lahat ng pangangailangan ng Kingdom of Jesus Fellowship all over the world. Lahat po ng churches naman all over the world, magbilang pagpalain. Sobrahan niyo pa ang pagpapala. Dalhin niyo, maraming kaluluwa ang maraming magbubunsa sa masayang pangalan. Ang maraming malilinas at maraming maglilingkod. Ang maraming magbibigay ng buhay. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Iligtas namin ang aming klase. Iligtas namin ang aming mga kapitbahay, ang aming mga kaibigan, ang aming kamag-anakan. Iligtas namin ang aming mga guro at ang aming mga estudyante. Iligtas namin ang bansang ito, iligtas namin ang buong mundo. Father, use our life. Through our life, save our loved ones. Our classmates, our office mates, our teachers, our students. Lord, through our lives, save the Philippine Island and save the nations of the world. Supply all the needs of this church. Bless our church, O Lord. Bless all the attendees. Bless all the workers of God in Jesus' name. Lord, bless our nation. Bless our president and all those who are serving in the government. Let them be faithful and honest to you, God. Lord, remove all corruptions in this nation and all the nations of the world. Father, make this nation a true Christian nation and bless this nation, God. Bless the nations of the world, make them true Christian nation, true Christian nations of God. And bless all nations of the world, God, in Jesus' name. And Father, bless our offering. Our tithes, our offerings, our persons, our pledges. Bless our giving, God. Urawasan dalabasyanta. Lord, as you are faithful to all your promises, to all your words, we will also be faithful in giving. We will not withhold any blessings that is due to you, O Lord. Because you are faithful to us, Lord. Panginoon, Diyos, ibibigay po namin ang para sa iyo sa personal na pala. Higit pa. Sapagat pinagpala ang mga pinaglabos at pagpapalain ang mga pinaglabos. I-bless niyo po ang aming mga kabuhayan. I-bless niyo po ang aming iglesia. I-bless niyo po ang bayang Pilipinas at aming presidente at mga pinuno nito. Tanggalin niyo ang korupsyon. Pagpalain niyo at gawin niyo Kristiyanong bansa ng aming bansa. Pagpalain niyo at gawin Kristiyanong mga bansa ang lahat ng bansa sa buong mundo. Pagpalain niyo ang mga nangamumuno at tanggalin ang korupsyon sa lahat ng bansa. All nations, Father God, make them your kingdom. For the perfect will of Jesus is being done. Salamat po, Diyos, na marami. Wala na po kami masasabi, kundi salamat po, Ama. Mapakala ng Jesus Christ is amin. Praise God. Shall we give our best glad to praise to Jesus? And that is the second time around for those who are late and who have not yet. No? To give our best to Jesus. At pag tayo tumatalo, tayo ma-attend, tingnan natin kung sino yung mga pansamantala, wala, may sakit, nakaliligaw, nalilis ang landas, o dinataya ng kaapay. Payuhan natin sila. Gawin natin lahat ng kaparaanan para ipalig natin sila sa Panginoon. Amin po ba? May tao pa mo ba ito? At yung radio natin, pakinggan natin every Monday, 8:30 to 9:30 ng gabi, DWBL 1242 kHz sa yung land. Yung TV natin, nasa mga provinces, no? At namin masakap natin ang buong mundo. And not only that, in YouTube, KOJM,
in Facebook, Kingdom of Jesus. Sa Twitter, at Kenneth Mishiken. Sa kalabitin ng katabi mo, tayo na tayo, bigay natin ang ating damis. Patunayan natin na mahal natin ang Panginoon sa kabungay natin ng salita ng Panginoon. At kung hindi natin dala sa darating natin magdalo, ibigay mo natin ang para sa Panginoon. So bless our God. If we cannot do it today, then next Sunday, bless the Lord our God. Bring souls every Sunday. Bring the backsliders. Those who are straying away from the true faith, bring them back to Jesus. Yung mga nangangaligaw, nalilis ang lantas. At kung gusto natin maglingkod sa Diyos, bukas po ang ating iglesia para po sa inyong paglilingkod. Amen. The harvest is plentiful, but the workers are few. Higit sa lahat, magligtas tayo ng mga kanila. Huwag tayo tumigil. Text, mag-PM, mag-post, magpunta sa mga hindi maligtas, sa mga backslider. Kasi kasabi natin sila. Amen po ba? Praise God. So, kung tapos na po tayo, lahat po ay tumayo. Shall we thank the Lord, give thanks with a grateful heart? Hallelujah, Lord. You have blessed us today indeed, O Lord God. And our hearts are full of gratitude and thanksgiving. Give thanks with a grateful heart. Lord, hallelujah, you are no respecter of person.
Hindi ka po namimili ng taong pinipili mo, Ama. Pinili mo kami dahil, Lord, sa pag-ibig mo sa amin. You have chosen us because you have loved us. You have given your Son, Jesus, for us to die on the cross that we may be qualified, O Lord, to be called sons and daughters of God. Thank you, God, for the gift of salvation. Thank you for the grace, O Lord, of your calling in our lives. Thank you, Father, for what you have promised us and will continue to do in our lives. Thank you, O God, that we will be promoted. We will continue to be used in these end times, O God, to bless people and to be a blessing to the nations of the world. God, hallelujah. It is overwhelming, Lord, but we believe it. Lord, hallelujah. Maraming salamat sapagkat hindi sa kakayanan namin. It's not because of our ability that you have chosen us. It's not because of what we have or what we can do, but because, oh God, of your grace in our lives. Father, thank you. We bless you and we give you all the glory. Hallelujah. Panginoon, hallelujah, this church, oh God, you will continue to use it mightily, O God, in this end time. Thank you for your servant, O God, that just like Abraham, O God, you called him, O Lord, from your very heart, O God, out of Mesopotamia, to be a blessing to the world. And he will continue, Lord God, to rise up, O God. He will continue, Lord, to shine like the stars in the night, O Lord God. He will continue to be a blessing to many, O Lord God. His life will affect many. His life will impact many, O God. Through his mouth, through his heart, O God, he will become a blessing, O God. By your word, he will prophesy your word, O God. He will be your messenger. He will be your spokesman, O God, in this end time. And he will continue, O God, to set, O God, the way of the Lord in preparation for your coming, O Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Ama. Continue to sanctify his life. Continue to bless his life. Continue to separate him unto you. Continue, Lord, to embrace him, O God. And continue to put, O God, your very will in his life, Father, in the name of Jesus. Lord, we thank you for his life. Continue to bless him, O God, as he continues to bless your holy name. Father, my brethren who have come to this place, as they depart from this place, let your mercy and protection be upon them. Let them walk in victory, O God, as they go to their schools, O God, as they go to their communities, as they go to their businesses, O Lord, and their workplaces, O Lord. Bless them and continue, Lord, to use them to be a blessing, O God, to the people around them. Father, let them shine. Let them be salt and light of this world, O God. Father, we thank you. We will walk in victory, Lord God, as we depart in this place. Preserve the anointing that we may come back with greater hunger and greater thirst, O God, for your presence and your word. We give you back all the glory and honor and praise for you alone deserve it. This is our prayer in Jesus' name, and everybody says, amen. The Lord has something. With many songs, shall we shake his other hand? Kamayan mo natin mamansa at ipadama natin ang pag-ibig natin sa mga kapatid natin. Sige po.